Hello everyone, welcome back to Kwentong and this is your Kuya, Kuya Eddie again, back for another kwentuhan. Ayon po sa recent estimates ng United Nations as elaborated by Worldometer, ay nasa 7.9 billion na ang populasyon ng mundo as of October 2021. Well, sobrang dami na talaga. Kaya parang ang hirap ngang maniwala na may mga lugar pa pala sa mundo na hindi pa nga nagagalaw ng mga tao. Well, yan nga ang aalamin natin ngayon. Kaya simulan na natin. Nangunguna siyempre sa listahan natin dito ang Mariana Trench, ang pinakamalalim nga na parte ng karagatan sa buong mundo na may lalim lang naman na higit 10 kilometro. Well, to be fair, may dalawang tao na po sa history ang nakapunta sa Mariana Trench, pero again, gatuldok lang yan dun sa 2,500 kilometers nga na haba nitong Mariana Trench. Kaya karamihan nga sa parte nito ay hindi pa talaga nagalaw ni nakita man lamang ng mga tao. Well, yan nga ay dahil sa sobrang hirap naman nitong marating, dahil nga sa sobrang lakas ng pressure doon sa ilalim. Well, sa paglalarawan nga po para ka raw dinaganan ng 15 na jumbo jets sa lakas ng pressure doon kapag ikaw ay pumunta nga. Ibig sabihin, with just ordinary means wala nga talaga tayong pag-asa na marating ang lugar na yan. Well, next on our list ay isang nagyayelong lugar naman sa Russia, ang Siberian Sakha Republic. Well, ang lugar po na ito ay tinatayang halos sinlawak ng bansang India at matatagpuan niya above the Arctic Circle. At dahil dyan, sobrang lamig ng temperatura doon na umaabot lang naman ng negative 40 degree Fahrenheit. Well, dahil nga po sa extreme na temperatura, halos karamihan sa 3 milyong square kilometers ng Siberian Sakha Republic ay hindi pa na-explore nga ng mga tao. Well, sino nga namang mabubuhay sa ganung lugar na dahil nga sa sobrang lamig ay may permafrost o yung frozen nga maging ang lupa. Well, unless polar bear ka, siguro pwede. Ang Namib Desert naman na matatagpuan sa Southern Africa ang itinuturing na oldest o pinakamatandang desyerto nga sa buong mundo. Pero kahit around 80 million years na ngang meron ang desyertong yan, hindi pa rin nararating ng mga tao ang maraming bahagi ng desyertong ito. Well, itinuturing din ito bilang isa nga sa pinakatuyong desyerto sa mundo na nakakatanggap lang po ng 2 millimeters of rain per year na yan sa luwag na 81,000 square kilometers o halos sinluwag ng Mindanao, halos wala kang makikita dito kundi puro buhangin lamang. Natanong mo na ba kung may bundok pang hindi naaakyat ng tao? Well, isa na nga dyan ang Gangkar Puensum mula nga sa bansang Bhutan. Alam nyo po ba na ang bundok nga na yan ang itinuturing bilang highest unclimb o pinakamataas nga na bundok na hindi pa naaakyat nga ng tao? Well, pagdating naman sa taas nito, pang 40 ito sa pinakamataas na mga bundok sa buong mundo. Well, noong 1985 at 1986, share ko lang, apat po na grupo ng mga tao nga ang nangahas na umakyat sa tuktok nito, pero lahat nga sila ay pumalya dahil sa sobrang sama ng panahon malapit daw sa tuktok ng nasabing bundok. At noong 1994 naman, tuluyan na ngang pinagbawal ang pag-akyat sa tuktok nito dahil bukod sa delikado, may mga paniniwala nga ang mga tao sa lugar tungkol sa pagbabawal nga umakyat sa mga sobrang taas daw na lugar. And with that, syempre, tuluyan na ngang hindi narating ng tao ang tuktok ng Mount Gangkar Puensum. Sa sobrang isolated at malaimposibling daan naman papunta sa mismong Honokohau Falls, isa ito sa mga lugar na itinuturing na hindi pa rin na-explore nga ng tao. Well, ang Honokohau Falls, ang siya ring pinakamataas po na talon sa Maui, kaya sobrang ganda talagang tingnan. Well, tulad nga ng inyong nakikita, sa larawan na yan ay kuha lamang ito sa falls mula sa malayong distansya talaga. Well, kung papansin ninyong maigi ang paligid nga nito, ay talagang masasabi mong wala ngang daan papunta sa nasabing talon. Ang bulubunduki naman ng Star o Star Mountain Ranges ay makikita sa Papua New Guinea. Bukod po sa napakaraming parte ng bulubunduki na yan ang hindi pa nga naaabot ng tao, ay kilala rin ito bilang wettest. As in, wet na wet dahil nga around 10,000 millimeters of rain kada taon ang bumabagsak dyan. Makikita rin sa lugar na yan ang nakamamanghangang Hindenburg Wall o mga limestones na nasa isa't kalahating kilometro nga ang taas. Naku, napakataas. Well, I wonder kung may tao bang nakaakyat na ba dyan sa Hindenburg Wall na yan. At parang nga sa uling lugar na hindi pa na-explore ng tao ay walang ang iba kundi ang
Chinggi de Bemaraha National Park na matatagpuan naman sa western edge ng bansang Madagascar. Sige nga, tignan nyong mabuti ang itsura ng lugar na ito at subukan nyong sagutin mismo paano nga naman makakapunta at makakalakad ang tao sa ganyang lugar. Well, ang pangalan nitong Chinggi nga ay nangangahulugan mismo na where no one cannot walk barefoot. Yan nga ay dahil sa sobrang matutulis at matataas ang mga limestones doon na bumubuo nga sa napakalawak na lugar na ito. Well, dito kaya sa atin sa Pilipinas, may alam ba kayong lugar na hindi pa nga napupuntahan o na-explore nga ng tao? Well, kung meron ay i-share nyo naman sa amin gamit ang ating comment section. And with that, well again, kung nagustuhan mo nga ang video natin ito ay pakilike naman po, and of course mag-subscribe na nga kayo para lagi kayong updated sa mga gantong uri ng kwentuhan. At kung gusto nga kayong gusto ninyo palang mag-suggest nga ng topic, ay gamitin lang din ninyo ang ating comment section, huwag kayong mahihiya. And for now, ibati na nga natin yung mga nakasama natin sa nakaraan nating kwentuhan. Isang malaking pasasalamat po at pagbati sa inyong lahat. And with that, once again, ako nga po muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching. Goodbye and keep safe everyone.